Hi guys, welcome back to my channel. So guys, yes, medyo again ilang araw na naman tayong wala. And nag-explain na ako last week ha. Hindi naman sa hindi ibig sabihin tinatamad na akong mag-vlog. Hindi, 'di ba? Na-explain ko na last week. So guys, today ang gusto ko namang i-share sa inyo is yung tungkol sa isang treatment kung saan maro-roll out natin yung ating fallopian tube ba barado o clear. So, ang tawag sa treatment na yun, guys, ay hysterosalpingography. Hysterosalpingography. Yun. Yung hysterosalpingography na yun, guys, may notes talaga ako. Yun ang tawag sa pag-check ng fallopian tube kung may blockage or clear. Ano bang ginagamit doon? So, merong thin catheter na ipapasok sa ating cervix in hanggang doon sa uterus. So, from pag nandun na yung catheter sa uterus, doon nila i-spray yung dye. Meron silang particular dye na ginagamit para sa treatment na yon. So, doon nila i-inject tapos doon siya magbubuga, tapos kailangan tumagos siya doon sa fallopian tube hanggang doon sa may ovary. So, kailangan tumagos siya doon. So, pag hindi siya tumagos, hindi siya nakita sa x-ray, meaning to say, may bara ang fallopian tube. Ito ding test na to, guys, tinutulungan niyang i-evaluate yung shape ng ating uterus. And, ayun nga, para din ma-check whether the fallopian tube are blocked or clear. Ganon. So, paano ba ginagawa to? So, yun nga, pinapagawa ang test, guys, magbibilang between day 8 to day 10. So, from day 1, yun yung first day ng period, tapos bibilang ka ng 8. So, between day 8 to day 10, dun walang pwedeng ipagawa yung test. After nun, hindi ka na i-entertain ng specialist na gawin yung procedure. Sasabihin naman yun ng doktor kung sa day 1 mo, kailangan mag-advise ka na kaagad, tumawag ka na kaagad sa hospital or sa clinic or sa center na mag-undergo ka ng ganitong test. Usually, guys, nagbibigay ng referral ang doktor. Usually, ang mga gumagawa niyan yung mga center na ang focus nila is ultrasound and x-ray. Ganon. So, nandun ka sa loob ng x-ray room, pero instead na ka, diba pag in x-ray tayo sa chest, sa likod, yung nakatayo, even sa lower back, sa ganong treatment nakahiga. So, nakahiga ka, tapos nandito sa taas mo yung x-ray, tapos may yung film na sa ilalim ng bed. Siguro tatagos siya doon, parang ganon. So, yun, nakahiga ako, then open legs. And then after, pag open legs ka na, yun na, alam niyo, familiar naman yung mga girls na merong silang ginagamit na instrument na parang clamped para i-keep open niya yung ating private part for at least 45 minutes. Supposedly, kung kuha ka agad sa pag-shoot ng x-ray, sa pag-spray ng dye, kailangan sabay yun eh. Mag-shoot agad yung x-ray, ganon. So, kapag kuha ka agad sa una, dapat mag-last lang siya ng at least 30 minutes. Pero pag hindi, ulit, maglala siya ng 45 minutes, ganon. So, yun na, let's say naka-open na ating private part. Meron silang maliit na catheter na i-insert, tapos hanggang dun sa uterus, tapos meron pang isa na dun naman yung gamot. So, ibubuga yun sa uterus na kailangan tumagos yun sa fallopian tube. Diba, may butas yung fallopian tube natin malapit sa ovary kasi dun nga niya hinihigop yung ating egg cell. So, kailangan tumagos siya dun. So, pag hindi siya tumagos, ibig sabihin, may blockage ang fallopian tube. At kapag may blockage ang fallopian tube, wala nang magagawa ang doktor natin. Kung hindi, i-refer na nila tayo sa mga fertility specialist. Pag during the procedure, kailangan pag sinabi ng doktor na shoot, ibig sabihin na spray niya na yung dye, tapos nag-spread out na yung ano, yung dye sa loob, kailangan yung nurse or yung assistant nurse automatic shoot ka agad. Para yung, parang shatter ba? Parang yung shot ng pagka-spread kuha sa x-ray. Ganon.
So, sa akin, 4 beses ginawa. Believe it, 4 beses. Na-experience ko na siya, guys, ng year 2016, December. So, alam ko na yung feeling. Kaya sinabi ko dun sa doktor ko, Dok, sabi ko, masakit talaga yun. Sabi niya, alam ko, sabi niya. Eh, binigyan ako ng tip ng doktor ko na uminom ako ng 2 tig 500 na mefenamic. Eto ngayon, unang inject ng dye, sabi ko, walang sakit ah. Tapos tinanong na ako ng doktor, okay, wait ha, kasi kinuha yung film sa ilalim ng bed. Tapos chinek nila dun sa x-ray room. Tapos sabi, wala daw makita. Sabi ko, shucks. Sabi ko, okay, sabi ko, confident naman ako ulit. Pero yung pangalawa, grabe girl. Talagang ganyan ako sa damit ko. Alam mo yung talaga yung parang may pumipiga sa puson ko, ganun. Yung unang encounter ko, nabigla ako pag ano, nabigla naman ako kasi parang sinuntok yung puson ko. Talagang sabi ko, aray, sabi kong ganun. Tagalog talaga, promise. So, tapos ngayon, syempre alam ko na, so naghahalo yung nervyos ko, parang ano eh, hindi ko, parang pinipilit ko maging strong at the same time ninenervyos ako, parang ganun. So, hindi pwedeng hands down or sa gilid ng bed, kailangan nandito lang. So, mas ano sana yung grip ko pag sa gilid ng bed kahahawak. Pero dito lang ako pinapahawak. So, nakaganyan lang ako the whole time. Tapos, edi yun. Tapos, sabi ng pangalawa, uterus lang daw ang nakita. Hindi daw makita yung dalawang fallopian tube. Sabi, are you sure? Isa lang ang tinanggal sa'yo. Sabi ng ganyan. Kasi nga, may ectopic ako 2015. Pinutol yung right tube ko. Sabi ko, Dok, isa lang talaga kasi sa right yung ectopic ko. Okay, sabi niya, is it very painful? Sabi ko, yes, Dok. Sabi ko, really? Sabi ko, it's really painful. Tapos sabi niya, if you want, we can postpone it. We'll do it after 1 week. Sabi niya. Sabi ni assistant nurse, naku, te. Sabi niya, tuloy mo na, nandyan na eh. Sabi niya. Di syempre, ako naman din, sa isip ko, nandito na nga rin lang, nakabuka ka na, masakit na rin lang. Sige na, diretso na. Sabi ko, no, Doc, we'll continue. Sabi ko, okay, you are very courageous, Donna. Sabi ganyan ng doktor. Nako, syempre, ganun, diba? Parang chacharot-charotin ka. So, inulit, pangatlong beses, syempre, masakit na naman. Ang sakit talaga, guys. Hindi ko ma-explain yung sakit. Hindi ko kayo tinatakot, pero yun talagang totoo. So, nung pangatlo, balik na naman sila. Sigurado ka ba na isa lang ang pinutol? Sabi ko, oh, Dok, dito lang sa right ko. Sabi ko, hindi siya tinanggal, pinutol lang siya, sabi ko. Tapos sabi niya, okay, we need to do it one more time because we cannot see the tube. Sabi niya, okay, for the last time, sabi niya. You want to continue? Is it very famous? Sabi ko, yes, Dok, and I want to pee. Sabi ko, gusto kong umihi. Sabi ko, okay, sabi niya, one last time. Sabi niya, ganyan. Tapos di, sabi ko, shucks. Pero nung inulit na ng pang-apat, hindi na siya masyadong masakit. Hindi ko alam kung bakit. So, nung pang-apat, sabi, shoot! Di yan, narinig ko, tumunog yung x-ray. Sabi ko, ay, salamat. Tapos na. Nung pang-apat, nilabas yung film, dinala dun sa room. Tapos, ang tagal nila bumalik. Sabi ko, shucks, baka mamaya ulit na naman. Tapos bumalik na si Gabayan, nakangiti. Sabi niya, okay na ma'am, sabi niya. Pero ano, tatanggalin yung device. Tapos, isa pa ulit na x-ray, sabi niya. Oh, sige, ngayon na ba te? Kasi naiihina ako eh, sabi ko. Sabi niya, oh ma'am, saglit na lang, sabi niya. So, di tinanggal yung device. Medyo mabigat ang kamay ni Doc. So, in-expect ko na yung pain nung pagtanggal niya ng device. Kasi una pa lang, nung kinabit niya, naramdaman ko ng masakit. So, sabi ko, mabigat ang kamay nitong doktor. Sabi ko, ganyan. So, yun, sabi niya, ma'am, isa lang. Sabi niya, siguro parang may before and after sila. Kasi, nung bago mag-umpisa yung pag-inject sa akin ng dye, pinicturean na din niya ako para makita, naman pinicturean niya nga, in-x-ray na din para makita kung nasa right position ako dun sa bed, tsaka kung tapat ako ng x-ray, at tsaka kung, yun nga, yung before na, parang before shot, ganun. So, ganun ang nangyari sa akin, guys. So, after that procedure, sobrang nanghina ako. Sinama ko si Martin because I thought pwedeng pumasok ang husband sa loob, which is hindi pala. Something na meron sana akong mahawakan, yung ma-feel mo yung support ng husband mo, eh hindi. Kagaya din pala dito sa una kong pinuntahan,
hindi rin pwede ang husband. And that time naman, ako lang din talaga mag-isa. So sinabi ko na kung paano ginagawa ang salpingography. So, sinabi ko na din tuwing kailan siya. Tuwing kailan lang siya pwedeng gawin, which is between day 8 to day 10. So, ano ba ang side effects? Okay. Ang side effects niya, pwede kayo magkaroon ng fever, severe pain, and mild cramping. Kumbaga yung first hour talaga after nung test, which is naramdaman ko. After nung test, medyo sumakit yung puson ko. Hindi ko alam kung nalamigan ako o ano, kasi malamig din yung tools nila. Foul-smelling vaginal discharge. Wala naman akong naamoy. And then, fainting. Yung parang, siguro parang nahimatay ka, which is hindi naman din. Vomiting, hindi naman din. Bleed or spotting between 1 to 2 days. Ito, na-experience ko to. After nung test na yun, from that day, nag-last siya ng mga 1 to 2 days na nag-spotting ako. Ganon. Pero panty liner lang gamit ko, guys. Tapos yun nga yung treatment, tumatagal siya ng 30 to 45 minutes. So yun sa akin, kahit apat na beses siyang ginawa, talagang eksakto 45 minutes. And the same day, nakuha ko din yung result. Yun. So, ano ba ang symptoms naman? Okay. Pelvic pain, painful intercourse, painful urination, painful bowel movement, severe abdominal pain, lower back pain, heavy periods, and spotting between periods, and fatigue. So, itong mga nabanggit ko, guys, pwede rin siyang related ng ibang concern and issue, you know, like painful intercourse, pwedeng may infection ka sa bungad ng private part, yung painful urination, pwedeng may UTI ka, or nagsisymptoms na yung UTI mo, ganon. Yung bowel movement, pwedeng may almoranas ka, or pwedeng nasasobrahan ka sa maanghang, kaya ganon. Severe abdominal pain, iniisip natin, at the age of 20 pa lang tayo, 21, na-experience natin ng abdominal pain. So, iniisip natin dysmenorrhea, di ba? Or, ano ba? Basta maraming related concern sa abdominal pain eh. Tapos, lower back pain, pwedeng may kidney stone, pwedeng UTI, di ba? Heavy periods, yun nga, na-encounter naman natin every month. Minsan, alam mo, simula nung dalaga ka, talagang malakas kang mag-period, di ba? Spotting between periods. Minsan din na-encounter natin to, pero hindi naman ibig sabihin na barado ang tube natin, di ba? Kasi ako naman, awan ng Diyos, ang result ko guys, maganda. And wala siyang blockage, wala siyang abnormalities, everything is normal and fine. So, thanks God. Yun ang result ng test ko. So, just always check din na pwede rin siya maging related sa ibang concern. Ngayon, kung barado ang tube, nagagamot pa siya. Well, kung barado ang tube, upon the test, makikita naman nila kung may maliit na bara, may konting bara. Pag konti lang ang scar tissues na nagkakos ng blockage, sabi nagagawa daw yon through surgery na laparoscopic surgery. Tama ba? Nagagawa siya through laparoscopic surgery. Alam ko yun yung parang, yung tatlong camera daw na... Tatlong camera ba yun? Tatlong catheter na yun yung ginagamit pagka sulok-sulukan ng internal organs natin. Yung gagamutin, yung ooperahan, ganun yung ginagawa. So, ginagawa din siya guys kung ectopic pregnancy kayo. Kung naaagapan ng ectopic pregnancy, pwede din siyang gawin. So, yun, pwede din siyang gawin sa tube. Kung minimal lang, as in small amounts lang, kasi maliit lang talaga ang butas ng fallopian tube natin, kasing laki lang ata siya ng butas ng straw. Or baka mas malaki pa yung butas ng straw ng zesto. Ganon. So, baka mas malaki pa yun. Pero sabi, basta, ganon lang siya kaliit. So, laparoscopic surgery lang ang pwedeng gawin. Pero kung large amount of scar tissues ang nakabara doon sa fallopian tube, the doctors has, there's nothing they can do. Talagang i-advise na nila kayo na you will be needing the help of fertility treatments. Hindi pwedeng IUI kasi barado nga. So, hindi papasok doon ang itlog ng babae. So, right away yan IVF. In vitro fertilization. So, yun. Watch niya na lang din sa YouTube. Kasi I'm not sure kung makakapag-insert ako ng video dito, but
ayoko na lang makareceive ng notification from YouTube, so hindi ko siya gagawin. So just watch na lang para mag-gets niyo yung sinasabi ko kung paano siya ginagawa. At least yung idea na kung paano siya ginagawa, mag-gets niyo. May animation na video para hindi kayo mandire or hindi kayo matakot kung makakita kayo ng live. Kasi may mga nagpo-post ng live procedures. So, talaga makikita niyo yung laman loob, mga ganun. So, i-search niyo yung animation or parang, basta ganun, animation video. Meron kayo makikita. So, guys, that would be all for today. And thank you so much for sticking with me. Thank you so much for watching. And please don't forget to like and share and to subscribe. Sana yung mga nakasubscribe na sa akin, huwag kayong aalis ha. Kasi, itatry ko na makapag-upload as much as at least 3 vlogs in a week. Huwag kayong aalis, ilan nga lang kayo eh. Yung mama ko, lagi akong tinatawanan sa pag lagi namin pinag-uusapin, ilan lang subscribers mo? Sabi ko, pag ako kumita dito, huyo kayo sa akin. So yun guys ha, maraming salamat sa mga nag-i-stick pa. Huwag kayong aalis, please. So, yun po ang masishare ko for this vlog. And, hayaan nyo, pag meron pa akong nalaman, kapag meron pang na-share sa akin yung OB ko, share ko din sa inyo. Tapos, nag-iisip na din ako ng ibang i-film, na ibang tema, ibang subject, ibang matter, diba? So, for now, ito lang muna. And, it was nice doing this vlog again. And, guys, thank you so much again. Thank you so much for sticking with me. Please don't forget to like and to subscribe. To like and share and to subscribe. And God bless!